Jesus Antonio Villamor ay pinanganak sa Abra noong ikapito ng Nobyembre 1914. Si Villamor ay nagsimula sa kanyang military career noong siya ay sumali sa Philippine Army Air Corps Flying School noong 20 taong kulang pa lamang siya. Isa siya sa pinakamahusay na piloto at alam nyo ba mga katutoy? Pinadala siya sa Estados Unidos para sa advance na pagsasanay sa paglipad. Sa halip na 4 na taon ng kanyang pagsasanay, tinapos lamang niya ito ng 3 taon. Sumali rin siya sa pagsasanay ng strategic bombing sa Estados Unidos na gumamit ng eroplanong B-17 and B-22 bomber. Matapos ang iba't ibang mga pagsasanay sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas, naatasan siyang manguna ng 6th Pursuit Squadron bago pa man ang Japanese Aviation noong December 1941. During Japanese invasion, mga katutoy, sa kabila ng pagkalugi sa kalaban, nagawa pa rin nilang mapabagsak ng kanyang squadron ang 1 bomber, Mitsubishi G3M bomber, at ang 3 fighter planes, Mitsubishi E6M Zeros. At 2 sa mga eroplano nito, mga katutoy, ay pinabagsak ni Colonel Villamor. At dahil dito, nahinto ang napipintong strike ng mga Hapon. Matapos noon, siya ay naging isang intelligence commander noong 1942 na nakatulong din para sa magandang koneksyon niya kay General MacArthur. At naging party na rin siya sa pakikipag-coordinate sa mga guerrilla sa Luzon, Visayas at Mindanao. Matapos ang giyera, si Villamor ay naatasan naman sa Military Assistance Advisory Group sa Estados sa Vietnam noong 1951, 1952, and 1955. Dahil sa katapangan para sa bayan, si Lieutenant Colonel Jesus Antonio Villamor ay ginawaran ng Medal of Valor noong January 21, 1954. At ito'y pinakamataas na parangal na iginawad sa ating mga kasundaluhan sa Pilipinas. Bukod pa dyan, ang iba pang mga pagkilalang iginawad sa kanya. Ang Nichols Field na pangunahing pasilidad ng ating mga kasundaluhang panghimpapawid sa Metro Manila ay pinangalan kay Colonel Jesus Villamor Air Base bilang tribute sa kanyang kabayanihan. Siya ay namatay noong 28 ng Oktobre 1971 sa edad na 56 sa Georgetown University, Washington, D.C. Nakahimlay ang kanyang labi sa libingan ng mga bayani, Taguig City, Philippines. At ayon sa aking research sa www.findagrave.com, ang kanyang labi ay may memorial identification ng 14439-3362. At dito nagtatapos ang ating kwento, mga katutoy, kung bakit naging Villamor Air Base, Pasay City. Kung nagustuhan ninyo ang istoryang ito, mag-like or mag-subscribe o pindutin ang bell button para sa mga susunod na video na aking gagawin. Muchas gracias, mga katutoy. Bye-bye, mga bish and mga bye.